Hi friends, this is Christine Bangkuyo and welcome to Teen Vlogs. Hi friends! For tonight ay mayroon tayong mini haul. So this video is going to be a mini Shopee haul pet stuff edition. So yes, may iba naman. Since yun naman yung mga lagi kong binibili, edi yun yung ipapakita ko sa inyo for this video. So, wag na nating patagalin. Let us start. So, for the first items, ay wait lang, di pa pala naka-ready yung prices. Ang una kong ipapakita sa inyo ay mga pet clothes. So, ang aming pets po ay cats. And fail ako eh pag nabili ako ng ano, although may size chart kasi, hindi ako nagbabother na magsukat. So parang minsan maluwag. Tapos nung very first time na binili ko sila ng damit ay masikip naman. Pero ayun, nagagawa naman ng paraan. E di tinatali, ganun. So eto siya, ganito yung itsura niya. Ta-da! Medyo ano na to, medyo sira na to. Kasi syempre pag nagkakamot sila, nakakalmot-kalmot nila yan. Para siyang sando. Costs 48 pesos. So, for me, ay parang good deal na naman siya for this. Ang tela niya, by the way, ay parang malandas. Yung parang mga jersey, gano'n. Ito ay Dragon Ball. Ito ay Pikachu! Tapos, itong isa ay Hello Kitty. In pink naman siya. And then, may isa pa, hindi lang... walang alam kung nasaan. And kulay blue yon. And ang design niya ay the Raymond. Ito naman yung most recent na binili ko sa kanila. By the way, yung pinakaunang batch na binili ko for them ay wala na sa amin dahil pinamigay na namin. So, ito yung second. Ay, ito yung most recent na clothes. Isang design lang yung mapapakita ko kasi ito yung... hindi pa nasusuot. Medyo proud ako dito kasi medyo tumama na ako. Almost sakto na sa pets. Pero mas okay din for me yung hindi masyadong sakto para makagalaw pa rin sila maayos. So, ganito na yung itsura niya. Tadarn! Tadarn! So, itong hawak ko nito ay size medium. So, dalawang medium ang binili ko for the two cats and then small naman for the other two cats. So, yes. Apat po ang aming pusa. Wow. And then, ito ay, ang presyo niya ay 55 pesos. So, mas mahal siya kaysa dun sa nauna kong pinakita. Pero, I think okay lang naman kasi this is way nicer naman nga. Meron akong sang... sorry guys kung ang pangit ng pasok, ang awkward kasi nasa baba yung mga parcel. Okay, bye. Isang special clothes, pet clothes na binili kasi mag-anniversary na dito sa aming bahay. Yung isa naming rescued cat. Yun yung pinakauna naming pusa. Kukonsider namin yung May 23 na birthday niya, binilhan namin siya ng parang pet dress, cat dress, ganon. Kasi I love daisies. So, ito yung napili ko para sa kanya. Ta-da! And that! So, ito naman costs 129 pesos. So, kung iisipin, parang medyo mahal siya kasi super nipis lang niya. And parang Alpha G na lang yung tela niya. Pero, mahirap naman gumawa ng ganito. So, okay na rin. So, yan. It's super cute! Excited na kami na masuot niya yun sa birthday niya. Sana maisuot. Wait, ano bang tawag dito? Professional cat recovery suit? Basta para siyang ano, recovery na cloth na kinustomize talaga siya for ano, for cats. Kasi nitong nakaraang March ay nagpaano kami, nagpa-neuter kami ng pusa namin isa. So si Ulap yun. And medyo nahirapan ako sa pagpapagamit sa kanya. Kaya ako to in order. Kaso, late na siya dumating kasi overseas pa siya galing. And, yun parang, ewan ko ba't medyo na late na siya hanggang sa gumaling na si Ulap. Hindi niya na to nagamit. Ganito siya. Yan, isusuot lang dyan yung
mga paa, then ito itatali sa may likod. So the purpose of this is para hindi malik yung sugat, yung pinag-surgeryhan. So I bought two, each costs 94 pesos instead of 153 pesos. So it's a great deal, kaya dinalawa ko na siya. Okay lang naman na hindi nagamit dahil baka in the future ay magpa-neuter ulit kami. So at least mayroon na kami magagamit for recovery of our cats. For other fur moms, for other fur parents, yung ginagawa kasi nila is nilalagyan nila ng cone. Pero kasi in our case, para kasi ang tagal nag-heal ni Ulap to the point na lagi na siyang naka-cone and nagsugat na yung kanyang neck. So kailangan talaga na parang alternate yung yung sa damit or kaya yung cone. Kasi nakakaawa din pag may cone, hindi makakain ng ayos. And sorry for the word, pero nagsusuka si Ulap every time na siya ay naka-cone, especially after kumain. That's what we have discovered and observed habang siya ay nasa healing process. Then speaking of cone, binilhan ko din si Ulap ng recovery e-collar. Yun, collar, e-collar pala, hindi lag. Mukha kasi siyang cone. Basta yun yung nilalagay sa leeg ng cats para hindi nila ma-leak yung certain part ng kanilang body. Then, hindi ko lang siya makita ngayon, pero I'll insert a picture here of Ulap wearing it. Buti na lang na-picturean ko kasi hindi ko makita kung nasaan dahil medyo nag-ayos kahapon dito sa bahay. So, baka na-misplace or something. It's color purple and it costs 82 pesos. So, for its price, parang sobrang sulit na siya for me kasi ang ganda ng quality. And sa wakas, ay nakakita ko ng kasya kay Ulap kasi dalawang beses ako nag-attempt bumili ng e-collar na, yung generic na e-collar, yung parang transparent ganun. Malaki. Oh no! Sabi ko sa inyo, hindi ako magaling sa sizes. So, yun. Yun nga, eto si Ulap wearing the e-collar and ano nga pala siya, flower design. Kaya sobrang cute. Tapos, kaya ganyan na itsura niya kasi nga parang na-trauma na siya na lagi siyang naka-e-collar. So, ayaw niya na nang may nakakabit sa leeg niya. By the way, magaling na si Ulap ngayon and we're very happy naman. Aww. Next naman is, syempre, sorry ha kung nagugulo ang buhok dahil nakatapat ang electric fan dahil sobrang init. Syempre, ang isa sa mga struggles natin as fur moms, as fur parents, ay dahil ng mga balahibo na everywhere. So, bumili ako ng anti-static magic hair remover. Ito siya, I got the red one, pero parang wala namang ibang color. By the way, dalawa yung binili ko. So, titingnan, I wanna know kasi kung alin yung mas effective na pangtanggal ng fur sa mga surfaces, or kaya, especially dun sa mga surface ng, sa damit, or sa mga unan, yan, ganyan. This costs 67 pesos. Ito siya. Ito, mas gamit siya kasi kita namin na effective to, pero ang challenge lang siguro for me is yung paglinis sa kanya. Kasi, siguro puro hugas lang. Eh, syempre, pag lagi siyang gagamitin, so lagi din siyang dapat uhugasan or babrushin. So, baka mas madali siyang masira. The other one that I bought is similar siya dun sa anti-static. I bought this na rin kasi gusto ko nga makita kung alin yung mas effective. So, this one is called Pet Hair Roller Remover. Ano ba yan? Dito, itong ano niya, ganito, ay rubber siya. Then, ito ay parehas lang din ng texture nung kanina. And then, dito siya tatanggalin. Paglilinisin na. I think this is more although hindi ko kasi makita pa for now kung paano talaga siya nag-work. Pero syempre, i-roll mo lang naman dapat, diba? Pero yun nga, mas madaling makakuha yung isa. Pero dito, tsaka hindi ko pa kasi ito masyadong nagagamit masyado eh. Kaya hindi ko pa nakikita na, ayun! Oo nga! Ang galing! Oo nga, ito. Okay, wow. Mas favorite ko na itong isa. Ganun kabilis. And by the way, this costs 189 pesos. And the last one, second to the last fork
pet stuff ay itong mat. So, ito ay pangalawang purchase ko na dito kasi ako ay natuwa sa kanyang natuwa ako dun sa una kong binili kasi maganda talaga siya. So, ganito siya. Hi! Ito siya. And then, sa likod ay ito. Napakaganda ng texture and I think sobrang comfortable to for pets. Tsaka, hindi din siya mabanas. Hindi siya mainit sa pakiramdam. So, yan. Favorite ko na nga siya eh. By the way, this is 143 pesos each. So, dahil nga natuwa ako dun sa una kong binili, ay bumili ulit ako. And I think this is available in 3 colors. Pink, blue, and brown. Eh, pinili ko yung brown kasi para hindi siya masyadong sobrang dumihin. Yan. Ang last ay, ano, yung parang, anong tawag dun? Dahil gamit siya ngayon doon sa may area ng litter box ng mga pusa, ay hindi ko rin siya maiipakita. So, ang tawag sa kanya ay soft cut litter mat. So, insert ko siya dito. So, siya ay paw-shaped and it's super cute. And kaya ako bumili niyan ay dahil para hindi pa kalat-kalat yung kanilang litter sand kapag after nilang magpupo or magwiwi sa kanilang box. Kasi minsan, after nila mag-ganon ay tatalon sila, so kumakalat. Eh, pag doon, nadaan, parang nafi-filter na yung litter sand. So, medyo naiiwasan yung pagkalat nito doon sa may area ng sala. So, ayun ang mga nabili ko for cat or pet stuff. So, all links will be in the description box. So, kung meron kayong bet, ay bumili kayo. Ay, click niyo yung link sa description box. As I've mentioned earlier, meron akong nabili na mga hindi pet stuff related. Konti lang to, so papakita ko na rin sa inyo. First one is this nipple silicone pad. So, wala kasing agad mabilhan dito, even sa malls. Hindi ko alam ba't ganun. So, Shopee pa ako, and this is only 23 pesos. Napamahal pa ako sa shipping fee. Hindi kasi ako makapag-risk na bumili agad ng maramihan kasi baka ang quality ay lugi ako. And by the way, wala siyang laman kasi gamit ko siya ngayon. Nakagamit din ako ng same appearance na ganito rin. And comfortable naman siya. And yun namang nabili ko na ano, medyo ano lang, yupi lang yung box pero yung namang nasa loob is okay naman. So, mura lang siya. And then next, ay bumili ako ng Android cord. Kasi, ang laging nangyayari sa aking cord ng Android phone ay nalalaglag ang phone habang naka-charge. Tapos parang mababale yung pangsaksak. Yung pinakadulo. Pre-purchase ko na to kasi last year nakabili na rin ako ng cord from the same shop. Same product to actually. So, each costs 68 pesos. I bought 3. Kasi nga, subok ko na. And, fast charging siya. And, yun. Ngayon, ano, medyo mahaba yung cord. 1.2 meters. And then, I bought 1 black and 2 of white. Yung isa ay gamit ko na. Yung isa binigyan ko kay SS. Meron akong isang extra. And then, second to the last ay itong dun-dun-dun-dun. Teka lang ah. Itong air diffuser. Okay, ganito siya kalaki. Ayan, ganito yung itsura niya. Plain white lang siya. Then, dito lumalabas yung mist. And, I bought this for 388 pesos. 500 ml siya. It comes with a remote. And, nagpapalit-palit siya ng kulay. 7 LED colors siya. Marami siyang options. And meron siyang timer dito kung 1 hour, 2 hour, 3 hours, or gusto niyo steady lang na naka-on. Then high and low, tapos mist. Tapos, yung light niya kung anong gusto niyo. Yung nagpapalit-palit ba. Tapos, each color ay mayroong dark version and light version. Pag bumili ka ng ano, air diffuser, meron na ding option dun kung gusto mong bumili ng essential oils, yon. So, syempre, ginrab ko na yon. So, this comes with
6 piece essential oils, each is 500 ml. Huh? 500 ml ba to? 10 ml each, and yung 6 na yon costs 188 pesos. So in total ang binayaran ko ay 576 pesos for the air diffuser and yung 6 na essential oils. So ang pinakauna namin ginamit ay lavender, and super bango niya. Nakaka-relax. Actually, kaya ako bumili niyan ay para sa better sleep din. So, favorite ko talaga ang scent na lavender kahit sa ibang mga bagay na may flavor, yung sa amoy. So, yun. Ang iba pa ay jasmine, sampaguita, lily, marine, rose, bango, and sandalwood. So yon, isa siya sa favorite purchase kasi parang super sulit niya. Pero siguro nasa nagamit din yan kung tatagal siya or hindi. Lastly, for this haul, for the extra stuff, extra category stuff, or not pet stuff related, ay itong double-walled na mug. Yan. So, ito ay favorite ko kasi ang ganda niya. And, ang dami niyang nakakontain. 400 ml, by the way. And then, ganito siya. Ayan. And dahil nga siya ay double-walled, it's either kapag malamig yung laman, basta kung ano man yung temperature, is mas nare-retain niya. And ito siya. Aesthetic yarn. Yon. So, this is for only 180 pesos. So, if you wanna have this as well, I click nyo na yung link sa description box. So, that's it. Napakita ko na sa inyo lahat. And, ayun nga, if meron kayong bet, all links of the products will be in the description box. So, click nyo lang yon. I would just want to remind you na spend wisely and responsibly. That's it for now. Thank you for watching this video. If you like it, please don't forget to hit the thumbs up button. And if you want more hauls, Shopee hauls like this, suggest kayo ng theme. Like kanina kasi pet stuff theme yon. Suggest kayo ng ibang theme. And kapag tayo ay mayroong budget, ating gagawin. So thank you again for watching. And a friendly reminder, protect your peace at all costs. Bye!